Sabi ni Ephesians chapter 2 verse 89, yan, palagi ko kumulian natin yan, no? That we are saved by faith and not by works. It is a gift of God. Galatians chapter 3 verse 10 and James chapter 2 verse 10, ang sasabi na wala tayo pwede anumang gawin upang tayo ay magkamit ng kaligtasan at magpanatili sa atin. Kundi ito ay mawawala ng madali. Sabihin kung tayo yung gumawa ng paraan na kaligtasan. Ang kaligtasan dito yun mawawala ng madali sa atin. Because we gumawa tayo ng paraan para tayo ay maligtas. Chapter 1 verse 12, kahit tiyak na ang Panginoon sa Kristo ay mananatili sa atin. At sa Galatians chapter 2 verse 21 ay nagsasabi ng malinaw na tayo magiging matuwid sa anumang bagay sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo ay kung tayo ay magiging matuwid sa ating sarili ng pamamaraan. Kaya nga po, mahirap kaglapit at ang tingin ng isang tao na siya ay matuwid dahil tungkol sa kanyang sariling paraan. Ang katwiran ay ibinibigay ng Diyos ayon po sa kanyang katuluban, hindi ayon po sa ating pamamaraan. So, we become righteous before God because God Himself, ang Diyos mismo yung nagbigay ng katwiran sa atin. Saan tayo natatagpuan ng Diyos matuwid? Doon sa Espiritu na ibigay sa atin, hindi dito sa ating physical na katawan. Again, lagi natin iinginaw yung katwiran na hinahanap ng mundo is temporary at hindi totoo. Hindi totoo kasi hindi ito tinatanggap ng Diyos. Yung katwiran na pamantayan ng tao, yung standard ng mundo na katwiran. Kasi ang standard ng mundo, kung nakita ka na mabait, matulungin ka, eh matulig na ang kanilang katibong doon. Matipis na. Or nagbibiro ng kasihan, hindi yung parang maging matulig. Ang sinasabi ng katwiran sa araman ng Diyos ay yung mayroon tayong tamang relasyon, tamang pananampalataya, at tamang pagkakilala sa Diyos. Yun yung tinatawag ng righteousness na nagbibigay ng kaluwalhati at ang kalimutan sa Diyos. Kasi nagagalakan mo sa atin sapagkat nakilala natin siya ng buo. Hindi dahil sa unang pamamang bagay. Because when Christ delivers us, He leads us to know God, the Father. E yun yung ating sinusunan. No, hindi tayo nag-realize at iba pang mga bagay. Number three, is there anything else that can cause me to the most of the people that iba pang mga bagay na magiging kayo ng pagkawala na ating kalitasan? Sabi ng Romans chapter 8, verse 38 to 39. No. For I am persuaded that by them, let us say that, if they have lost yung pamatayan ay hindi kung pwede magintay na mawawala yung kaligtasan natin. Because the death that was talked about by Paul is yung physical death. So kahit mamatay tayo sa laman at ating espiritu na pinapapanood ng salvation ay hindi mamamatay because it is spirit. So kahit mamatay yung laman natin, hindi mamamatay yung salvation because it is belong to the experience. And then in life, you can lose it while you are alive. So yung buhay ay hindi po pwede magbibay na kaya na lagi natin hindi ng mga kapatid kung pagkita ng natin mga pananampalataya at kung pagpapakan natin ito sa ating buhay sa pagpili natin mga bagay na ginagawa natin
Dahil sa lahat, sinungalingan dahil hindi totoo yun. Sa buhay na ito, ang ating physical na katawan na nagkatagal ng kasalanan ay walang kinalaman doon sa salvation ang binigay ng Diyos. Bakit? Because of salvation is within our spirit. Nandun sa spirit na kundi sa picture. Kaya hindi magkakaroon ng effect yung pamumuhay natin doon sa pagkaligtasan. E minsan, may tanong sa akin, basta ito pa kasi, okay lang gumawa ng kasalanan. Lalo sa dito, okay lang na sa iyo, gusto mo. Kasi kapag gumawa ng kasalanan, dito lang sa lupa, may batas na. Kunyari, pumatay ka, o hindi, sigurado, pag hindi ko lang, kung gusto yung bitay, magbitay ka. Diba? Kaya ito kasi yun eh. May kasabihan yung sa akin sa Tagalog eh. Buntot yung hina mo. Ibig sabihin, kung makuha ka ng kasalanan, may pagpapayan yun. May kasalanan na parang nagtagalan sa batas, may batas sa Pilipinas. Yung kasalanan, alam niyo yung kasalanan na sinasabi, na kasalanan sa Diyos, yung spiritual na kasalanan. Ano yun? Yung unbelief, yung hindi pa naman palataya sa Diyos. Ang tao ay mapupunta sa impyerno, o yung kaluluwa ng tao ay mapupunta sa impyerno dahil hindi siya naniwala sa Diyos.